Okay guys, dito naman tayo ngayon guys. Yung ipipicture ko naman o ibibidyo ko naman ngayon ay paano po ang pag-eskwala ng pasya cover or pasya board ng pasya cover natin. Paano ang pagkanto? O paano natin eskwalahin yung pasya cover? Okay. So ngayon, una-una guys, ang gagawin natin ay guguhitan natin yung pasya cover para pagkating natin ay straight po yung pagkat natin. So napakadali guys, napakabilis nila maggawa guys. Kasi araw-araw guys ay ito yung ginagawa nila, kaya madali lang po gagawin nila yung ganitong paggawa ng pagkanto ng pasya cover at pagkanto ng gutter ng mga binded materials. So ngayon guys, susukatan natin yung kabila doon banda para pag-connect dito guys sa pasya cover ay sigo po siya. Magkukunik po silang dalawa. So yung dalawang group po niyan guys, yan po yung nagbibigay design ng pasya cover natin. Kasi po kung flat pasya cover lang yan ay hindi po maganda tingnan, pangit tingnan pag walang design yung pasya board natin. So gawin natin guys, kakatingan natin yung pasya cover para ipoporma natin guys ng eskwala ng ang pasya board. Pasya board guys, para i-connect natin guys sa kabilang pasya cover. Okay guys, ito na guys yung ginagawa guys ngayon ay tinutupi na guys yung kinating pasya board para doon natin guys i-rebit sa kabila para maging matibay po yung pasya board natin. So kung gusto nyo guys matuto guys paano magpasya, magkanto ng maggawa ng eskwala sa pasya board, ay titingnan nyo na guys yung video ko at makukuha nyo rin ito guys. Sa lagi-lagi nyo gagawin guys, siguradong makukuha nyo ito at matutunan nyo rin ito. Guys, malapit na guys, matapos guys. Ngayon, connect natin guys sa kabilang pasya board or pasya cover. Ngayon guys, i-connect natin dito guys sa gutter para pag
maglagay natin ng pasyabod guys mamaya ay nakakulit na agad siya sa pasyakat gutter. Okay. Butasan natin dito guys para dyan natin i-re-rebage. So yung ibang installer guys, ang ginawa nila guys, ilalagay nila sa taas yung pasya cover at isusunod nila yung gutter. Ang gagawin naman namin guys sa grupo namin guys ay fabricate muna guys dito sa baba at pag na-assemble na lahat yung pasya cover at gutter, saka namin guys ilalagay sa taas yung pasya cover at gutter kasama isang set na po siya guys na ilalagay sa taas para mapadali ang trabaho guys at isang hindi po sayang yung oras, mabilis yung paggawa po. So kung titingnan nyo guys, pareho po silang 8 feet. Ngayon kinatingan dito sa dulo. So ngayon ito guys yung i-re-repitch natin guys sa ilalim ng gutter. Yan si Mr. Leo Chichon guys, siya yung master gutter dito or master sa paggawa ng eskwala na gutter at fascia board. Kahit anong klaseng binded materials guys, kaya po nilang gagawin ito. So, iniwasan din namin dito guys na magasgasan yung binded para maganda po tingnan. Mula sa planta hanggang sa site. Malapit na guys matapos yung fascia board natin. Nakaskwala na po siya. Mga batang bata pa ito guys, yung mga kasama namin dito ng installer. Si Ronron ay 21 years old pa yan. Si Leo naman ay 24 years old. Yung mga panday namin dito guys, mga magaling guys, mga batang-bata pa. So, tapos na guys yung eskwala natin na pasya cover at gutter. Break tayo rin bro. Guys, tibayan natin guys yung pasya natin. Tapos na guys yung fascia cover eskwala at fascia cover Spanish gutter. So ito na guys yung kayarayan niya. So napakagandang paggawa guys. So ito na guys yung nakaskwala na Spanish gutter at ito naman guys yung fascia board na nakaskwala fascia cover at mayroon po siyang dalawang rib o dalawang ilong po guys yung tawag niya mulit niya. So para po yan guys dito sa ilalagay namin sa site namin. So para yan guys para makakonect siya doon sa kabila na gutter. At itong portion na yon guys, tanggalin namin yung gutter na yan at pasya board kasi old na yan. Yun namin ilalagay. Pati yung portion dito guys na plywood na sira na, tanggalin din namin yan at palitan namin yan ng spandrel. Okay, ito na guys yung spandrel namin. So maraming salamat guys sa panonood guys sa aking channel guys. At huwag kalimutan guys kung nagustuhan nyo ang channel ko guys, huwag kalimutan mag-subscribe at i-share. At pakihit na rin guys yung notification bell para manotify po kayo sa mga bago upload videos ko. Okay, thank you very much guys. Maraming salamat po sa panonood. At ito pala guys si Mr. Bobby Paipa. Huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat po. At see you next time guys.
Okay guys, dito naman tayo ngayon guys sa site namin sa Lalabatan, Aklan. So ngayon guys, ang ginagawa namin dito guys ay nagdi-demolish po kami ngayon ng outside ceiling. Kasi yung dating outside ceiling dito guys ay plywood. Ito guys yung plywood niya. So titingnan natin guys yung okay, ito na guys yung plywood niya na dating gisami. At meron na po siya guys na pasya cover at gutter. Okay. So ang ginawa namin yan guys ay babaklasin namin lahat yan, yung gisami niya na plywood na ordinary. At isasama na rin namin guys yung babaklasin yung gutter, kasi yung gutter dito na portion guys ay butas-butas na siya. Kasi 12 years to 15 years na po itong bahay na ito. At yung pasya board guys na kulay white, babaklasin din namin yan hanggang doon. Paikot po yan guys. At ang gagawin namin guys ay papalitan namin yan ng gutter na bago at spandrel na cladding yung ipapalit namin guys sa outside ceiling. So ito na guys sa harap, sa gilid, nakalagay na po dito yung bago na spandrel. So hanggang dyan po. Okay, ito na guys yung spandrel na 0.4 po yung kapal niya. At yan na rin guys yung gutter at pasya board. Naka-install na rin siya po. Okay guys, ayan po ya guys yung roofings niya. 0.5 po yung thickness niya. Tiler po yung roofings niya guys. So ang ginawa namin guys, dito lang kami sa labas. Outside ceiling lang po yung pinalitan namin. Nilagyan na rin namin ng air ventilation na straight. At nakabang na rin po yung downspout na pipe, PVC pipe po. So ito na guys yung nagawa namin guys. Yung attic guys, meron na po siyang box sa gilid. Magkabilaan. At hanggang dito guys. So ngayong araw guys, iko-continue naman namin dito ang portion hanggang sa likod banda guys.